Yo mga idol, kamusta? SportsTalk PH nga pala. Ang pagbabalik ng dalawang Mexican legends at ang harapan ni Naoya Inoue at Jason Moloney. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more sports talk. So walang duda nga po na kilalang kilala ng mga Pinoy boxing fans ang dalawang Mexicanong kampyon na sila Marco Antonio Barrera at Erik Morales. Dahil nagbigay ito ng napakagagandang laban para sa ating pambansang kamaumani ni Pacquiao dati. At habang si Pacquiao ay nananatili pa ding aktibo at kampyon sa mundo ng boxing sa edad na 41 years old, ay nauna nang nagretiro si Barrera noong taong 2011. Habang si Morales naman ay nagretiro na din noong 2014. Alam din natin na ang rivalry ng dalawang ito ay ang isa sa pinakamatinding rivalry sa buong kasaysayan ng boxing, kung saan nagkatapat sila ng tatlong beses sa ibabaw ng lona. Nakuha ni Morales ang panalo sa una nilang bakbakan, habang si Barrera naman ang nanaig sa pangalawa at ikatatlong laban. Bukod pa dyan ay talagang magkaaway ang dalawang ito sa totoong buhay noong mga kasagsagan ng boxing career nila. Subalit nang magkaedad na sila ay nagkaayos na din ito at naging matalik na magkaibigan na sila. At kanina nga lamang po mga idol ay ginulat ng dalawang ito ang boxing world. Matapos kumpirmahin sa ESPN na binabalak nilang bumalik sa boxing at maglaban sa ikaapat na pagkakataon. Isang exhibition fight nga po ang gusto nilang gawin at 4 rounds lang. Wala pa naman daw final date kung kailan gagawin ang nasabing laban. Ngunit gusto ng dalawang ito na may fans na pwedeng manood sa loob ng venue. Inaasahan na sa January 2021 gagawin ang bakbakan. Kasalukuyang may edad si Morales na 44 years old, habang si Barrera naman ay 46 years old. At kung pagmamasdan mo ang kanilang mga pangangatawan, ay walang duda na wala na talaga sa kondisyon ang mga ito. Subalit charity daw ang dahilan kung bakit maglalaban sila. Samantala, nagkaharap na nga po sa press conference kanina sila Naoya Inoue at Jason Moloney sa kauna-unahang pagkakataon. Natanong sila dito ng kung ano-anong bagay patungkol sa kanilang laban na gaganapin ngayong linggo dyan sa Pilipinas. Kung saan naging napakagalang at marespeto ni Inoue dahil sinabi niyang hindi niya umano ina-underestimate si Moloney. Dahil sa nakikita niya ay isa daw talagang top level fighter si Moloney. Bukod pa dyan ay all around boxer din umano ito. Kaya gagawin niya na lang daw lahat ng makakaya niya upang talunin ito. Napakatipid nga po ng mga sagot ni Inoue at wala ding kayabang-yabang sa kanyang katawan. Habang sa kabilang banda naman ay kumpiyansang-kumpiyansa si Moloney na siya ang mananalo sa linggo. Kasalukuyang may record si Moloney na 21 wins with 18 knockouts at isang talo lamang. At sinabi ni Moloney na hinding-hindi na daw siya papayag na madagdagan pa ang kanyang talo. Kaya naman sa laban daw nila ni Inoue ay walang-walang makakapigil sa kanya na makuha ang panalo at maging number 1 bantamweight fighter sa buong mundo. At bagamat wala umanong naniniwala sa kanyang makukuha niya ang panalo, ay wala daw siyang pakialam sa mga ito. Dahil buong-buo ang kanyang paniniwala sa sarili na tatalunin niya si Naoya Inoue. Dagdag pa ni Moloney na wala pa daw kasing nakalaban si Inoue na kagaya ng isang Jason Moloney na magaling at malakas talaga. Kaya naman dadalhin niya umano si Inoue sa mga lugar na hindi niya pa napupuntahan. At tingnan daw natin kung paano ito ma-handle ni Inoue. Habang si Inoue naman ay wala talagang ni isang salitang sinabi kung paano niya tatalunin si Moloney. Masyado kasing tipid sumagot. Subalit wala naman tayong magagawa dahil hindi talaga siya mayabang. Kaya naman abangan na lang natin ang kanilang bakbakan sa linggo ng umaga sa Pilipinas. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.